Tuni Seekers, happy, happy new year and welcome to another comeback episode of Anong Tunay, your favorite idol online tambayan kung saan lahat na gusto nyong malaman, dito lang exclusive at Tunay na Tunay. I am your host, Mela Tunay. And ayun na nga guys, another comeback episode, medyo paputol-putol yung ating mga, o diba, sana okay pa kayo at sana wala po kayong sakit. Pero ayan, sabi ko nga paputol-putol ang ating mga episodes, medyo tayo ay nabibusy. Pero if you guys are in Kumu, I'm sure lagi nyo akong nakakasama doon. Pero itong mga Tunay Seekers ko sa YouTube ay talagang miss na miss ko na rin. Kaya naman, here's another episode na hopefully ma-enjoy nyo dahil despite lahat na nangyari last year, marami tayong kaabang-abang ng mga ganaps this coming 2022. And speaking of kaabang-abang, ang guest natin ay kaabang-abang dahil everyone's wondering kung saang team na nga ba siya maglalaan. So, kilalanin natin sa ibang guest natin. In this special episode, makakasama natin ang girl of the hour, ang hotly recruited at ang pinaka-inaabangan ng lahat kung saan nga ba siya pupunta. Finally, she'll break her silence here on Anong Tunay. Muling nagbabalik, let's all welcome Mika Reyes! Hi, Fart! Hi, Fart! Welcome back to Anong Tunay. I know! Finally, nandito na ulit ako. Anong feels na ano? Siyempre, pag Anong Tunay, laging hesitant mga tao. Ano ba yan? Chika na naman. Ganyan. Pero ngayon, pang ilang balik mo na dito, ano namang feeling? Pang ilan na ba? Twice? Parang... Anong tulad? Medyo matagal. Or pang... Oo. Yeah, well, nakakapanibago this time and... Parang mas nararamdaman ko, mas chill to. Mas chill. Dahil, alam mo, dapat mas chill talaga to. Pero dahil sinabi mong mas chill, parang natcha-challenge ako. Oo, dahil matagal na wala yung Anong Tunay. Parang gusto kitang sampulan. Okay, ba siya? Well, ito naman talaga ang tanong ng lahat. Dahil sabi ko nga, hotly recruited at inaabangan ng lahat kung saan ba mapupunta. So, unahin na natin yon ang tanong ng bayan. Saang team ka ba maglalaro this coming PVL, Mika Reyes, Anong Tunay? Well, obviously, I will be playing for PLDT Home High Speed Hitters. So, may bago kaming pangalan ah. PLDT Home High Speed Hitters. So, High Speed Hitters. Dati ba ano? Power? Sure. Oo, kasi ang daming ano eh, pagka mga moniker ng teams, no? Pero yeah. Ayan, High Speed Home. Speaking of home, nung bang kinukuha ka nila... Ano ba yung nararamdaman mo? Parang, syempre may mga gut feeling tayo per team. And hindi lang talaga isang team yung nag-show ng interest sa'yo. So, did it feel like sort of home for you na, uy, PLDT, parang dito ko gusto. Ano yung naging basis mo and ano yung naging feels mo coming into PLDT? Hindi sa ayokong bola or something. Pero alam mo yung naramdaman ko rin talaga. Parang, I just felt it na okay. Eh, sabi mo nga, yung gut feel na parang tingin ko mas parang belong ako sa PLDT. And, pero I really appreciate talaga yung mga other teams na kumausap sa akin and na-interested na maging part ako ng team nila. And kung pwede lang na lahat laruan ko or pwede lang makasama lahat, gagawin ko. Pero yun. But PLDT is really patient and persistent nung kinakausap nila ako. So, I feel very welcomed sa team and nandito na ako ngayon. I'm very, very happy. That's right. And sa management kasi, trabaho talaga nila yan to be persistent and everything. Pero sa team, nung tinignan mo yon, meron ka bang ano? Kasi syempre may mga, ano siya, new team talaga eh, parang revamped team. Meron bang specific people na parang nag-convince sa'yo na ay, mas magiging okay siguro pag dito ako nag-stay sa PLDT? Anong tunay? Actually, kasi mas nauna rin talaga napunta doon si Jessie De Leon. So, siguro alam niya or nagsabi yung team manager na, okay, nakuha namin si Mika, ganyan. Or syempre, part naman yun na, try mo to convince her. So, nung kinakausap niya ako, hindi naman niya ako like pinipilit. More like parang, okay dito. Basta like, sinasabi niya yung mga benefits na nakikita niya. Pero sabi ko, BF, wait lang ha. Ayaw kasi magpa-apekto or magpa. Sabi ko, professional lang. Sabi ko, I'll decide on my own. Thank you sa mga opinions sa sinabi mo. And from there, magde-decide ako. So, i-update na lang kita. Pero syempre, maganda rin talaga. Pero ako kasi kahit sino naman yung mga kasama ko. Like, hindi ako nag-consider na ito yung ka-close ko, dapat nandun ako. Pero siguro ay hindi yung good thing na hinahanap ko lagi na hindi ako nagde-depend kasi yung nandun din sa team. So,
Feeling ko, ano, nakuha mo yun nung, di ba, before sa F2, LaSalle F2. Tapos, when you finally stepped out of your comfort zone, na-realize mo na parang hindi ka magbabank on ibang tao kasi parang, this is a career, this is your career, and now it shows kasi parang mas nag-grow ka talaga. At least, di ba, liberating sa feeling. Pero, ano, with all the teams that expressed interest na makuha ka, bakit PL dito yung ano? Kunyari, hindi sa management. Ano yung pinaka-factor na, uy, ang dami nila. I think mga 5, di ba? Ano yung, uy, PLDT kasi ito? Ano yung parang main? Isa siguro sa mga kinonsider ko yung team composition since kailangan din talaga nila ng middle blocker. So, actually, hindi naman ako talaga like nag-ask ng playing time or something. More like kung ano yung kailangan ng team. And sa tingin ko naman, well, personally, tingin ko talaga na kaya kong makatulong sa team na yun. And talagang sinasabi rin naman nila na kailangan nila ng tao sa middle position. So, sabi ko, ako na yun. Hiling ko ako yun. Tsaka parang doon ka rin kasi mag-grow eh, no? Kapag ka, alam mo na, uy, ito yung kulang. Parang doon ka mas magpuporsige na gusto ko ako yung maging pampunan doon sa, ano, sa slot na yon. Pero anyway, everyone saw how comfortable you've become with Santa Lucia, di ba? Parang obviously kitang-kita ng lahat paano kanila inalagaan din. So, ano yung naramdaman mo naman when they finally announced na hindi na magtutuloy yung team? Anong tunay? To be honest, sobrang nakakagulat. Hindi ko in-expect. Actually, walang nag-expect talaga na mag-LOA yung Santa Lucia. So, sobrang nakakagulat na parang sayang. Sayang din kasi. Because late last year, we were doing online practices na rin. Kasi diba, may bago kaming set ng coaches. So, yung mga adjustments na ginawa namin after ng PBL, sobrang tinrabaho na rin namin. So, parang nakagulat, nakakalungkot, more like mga sayang. Parang maganda na rin yung takbo ng team na yun. But then again, kailangan namin i-respect yung decision ng management. And we're very thankful din talaga na lahat kami inalagaan nila, especially ngayong pandemic. Pero ito, personal question. Kasi ako, nasishare ko rin naman to in public na parang yun yung nakaka-frustrate na part ng pandemic sa sports community, no? How does it feel for you na Santa Lucia, it's a known team, kumbaga malaking team siya, but the reality is, may mga ganun pa rin nangyayari na nag-disband? Does it trigger like frustrations in you? Or parang may naiisip ka ba na parang ang unstable na sports ngayon, mag-venture kaya ako sa ibang bagay? Do these thoughts parang come into your mind? Sa totoo lang, nung nag-start talaga yung pandemic, 2020, kasi diba parang, syempre as an athlete, as a professional athlete, iniisip na natin na ito na yung bread and butter natin, kaya akong buhayin ito, like, syempre kahit papano, parang PBA na rin tayo, parang basketball na rin, na kaya nating mabuhay, kaya nating kumuha ng income talaga natin sa paglalaro. But, guro, may konting ano lang, parang, yeah, may frustrations na parang sayang. Kasi parang, ito na yung passion mo. So, parang nakaka-sad lang na may mga ganito nangyayari. Kasi nakaka-apekto rin yun sa ibang mga, lalo na sa mga aspiring athletes. Lalo na siguro yung mga collegiate players na nag-look up sa amin na one day gusto rin namin maging professional player or kahit sa mga international players, di ba? Na parang, siguro, may part na nag-hesitate na rin sila or parang nakikita nila nagiging ganito yung nangyayari. But ako, umaasa pa rin talaga ako na matatapos tong pandemic na to and babalik talaga tayo. Hindi man sa normal, pero alam ko, makakaahon tayo dito and babalik pa rin talaga yung sports. Makaka-adapt na, no? Kasi when you come to think of it, late last year, nag-open up na yung mundo eh, na we're all adjusting to the new normal kasi realistically speaking, hindi na siya parang anytime soon, hindi naman siya mawawala. So parang yung mga tao na yung nag-adjust, diba? If people can watch the movies, diba? In the cinemas, pwede na. Parang everyone's looking forward na, uy, yung sports malapit na rin yan. So, ay, tama nga. Pero
manifest lang natin. And at least, ito yung PBL is very persistent in giving the athletes, the professionals, yung liga mismo, even the volleyball community na magtuloy pa rin siya. Ito, parang pinahapion mo na rin naman, pero sa mga magiging teammates mo sa PLDT, sino yung mga pinaka-excited kang makasama at makalaro? Anong tunay? Actually, sa lahat naman, kasi yung former teammates ko na si Del Palomata and Julie Prado, kasama ko rin dito. Kasama ko rin, may reunite ako with Ate Rhea Di Makulangan, the trunk teammates natin, pati si Ate Chin, Ate Chin, si Chin Pasas, and yung teammate ko nung college, si Ellie Soyud. And of course, si Jessie De Leon, kasi last time na magkasama kami was in high school pa. Grabe. So, mostly of them actually, nung nakita ko rin yung lineup, para hindi ko pa rin talaga nakakasama. Well, I think si Kat Arado. Kat sa national team. National team, yeah. Pero sa iba, parang hindi. Yeah. So, exciting. Exciting kasi ang dami mong binanggit na mga nakalaro mo na before. Pero they all came in different phases of your volleyball career. So, parang it's nice to see how they would bring out the best in you sa paglalaro. Kasi parang part sila ng growth mo, di ba? Parang nakasama mo sila sa mga stages ng career mo. Anyway, eto rin, isa rin mga nakaka-excite sa fans. Because, you know, everyone put premium, lalo na pag sports fans ka talaga, they put premium sa mga jersey numbers natin, di ba? So, tunay ba na babalik ka na sa jersey number 3 at ganong ka-importante siya sa'yo? Sentimental ka ba sa mga agad? Anong tunay? Actually, hindi. I don't mind. Kasi hindi naman ako, hindi ko binibig deal yung jersey number. Kasi naalala ko noon, sa national team, si Jaja, di ba, siya yung very, very, very sentimental siya. To the point na parang, tige, kunin ko na yung number 3, hindi ko talaga kaya na hindi ko. Parang, sa ako, okay lang. Jaja, so, okay lang. Kasi sa ko, bibigay ko na sa'yo. Go lang. Ikaw yung mag-number 3. Kaya, I mean, di naman ako sa ano doon na parang dapat sa akin yung 3, ganyan. Pero, may ibang ganun doon, no? Ng mga athletes talaga. Na parang, yung ano ba? Akin pa. Ganun, parang may ano sila. Attachment ba? Parang meron silang hindi attachment eh. Yung parang pamahiin. Pamahiin. Yun. Pamahiin na lang. Ganyan ako dati. Kasi dati, di ba, number 8 ako sa US. Sabi ko, pag number 8 ako, ang malas talaga. Para, alam mo yung gustong-gusto ko siya. Kasi syempre, idol ko si Nang, birthday ko number 8. Tapos parang dark years ng UST, yung number 8 ako. Tapos, pag nagpapalit ako, kasi pag sinang naman, pag V-League, nag-guestier siya, 18 ako, syempre number 8 siya. Ang ganda na laro ko. Parang sabi ko, parang malas talaga yung 8. Tapos nung naglaro na ako sa club, tinay ko mag 8 one season. Ala, ang tsaka. Tapos nagpalit na naman ako, okay. So, parang nagigets ko yung ibang tao na sentimental. Kasi parang as much as you would rely on hard work, di ba, kung paano ako mag-training para sa mga laro mo. Pero parang may signs na malas ka ba, girl? Parang gano'n. Pero so, di ba nag-number 5 ka pa one time? Nakamit ka ng number. Paano ko na atang number? Nag-11 pa nga ako last year ata. Kasi parang wala lang. Actually, dun sa 11, yung two-digit number, hindi ako naging comfortable kasi parang pag sinasabi yung pangalan ko, Mika Reyes number 11, tapos, nakakalimutan mo, hindi ka po forward. Parang sabi ko, parang pangit pakinggan. Tapos nagpaga ako ng 5. Sabi ko, okay, medyo okay to. Dapat single-digit lang yung jersey number ko. Pero, ayun nga, siguro sa mga, sa mga college supporters, sobrang sentimental for them. So, if walang gagamit naman ng number 3, I will get it. Ay, hindi ka naman yung parang, sir, gusto ko number 3 ako, ganyan. Kasi iba, isa yun sa mga unang tinatanong pag kumukuha. Pero ikaw talaga yung nag-iintay na Kasi siya kapag, yung sa Santa Lucia, may number 3 na rin kasi doon, old player siya. So, ayoko naman yung dumating yung new player na parang, may bago tayong player, number 3. Hindi naman ako ganun. Like, hindi na ako nag-ask. Actually, tiyan ko. Apakadaming ganyan. Well, at least it goes to show na parang yung si Mika, despite being one of the biggest na volleyball players natin dito sa bansa, hindi yung attitude niya pa rin towards things. Na even outside volleyball, yung parang pakikitungo niya na. Kasi pwede mo gawin yun, alaki-laki ng pangalan mo, di ba? Pero hindi ka ganun. Sabi nung bata sa akin, pero ate, gusto mo ba? Sabi, di ba 3 number mo? Sige, hindi, okay lang. Kung gusto mo yan, okay lang sa akin. So, parang, hindi bibigay ko, hindi, okay lang. Okay lang. Baka siya naman kasi may
pamahiin doon or sentimental, di ba? Ayoko naman kunin sa kanya yun. Pero nakakaloka yung ano, official fans mo, MR3. Dapat 11 ka at saka 5. MR na lang. Ayan. Okay, moving forward naman. Everyone was also looking forward kasi ang tagal wala ng volleyball, tapos ng PBL, tapos ang iksi lang, di ba? So everyone was really looking forward for more volleyball action and to see more of you. Pero hindi kayo natuloy, parang last minute, hindi natuloy sa PNBF Champions League. So malaki ba yung naging epekto sa tingin mo, sa laro mo, like moving forward? Kasi yung iba parang na-expose eh, parang they gather more experience as a team. Lalo na mahirap kasi ngayon puro online training, iba talaga pag lagi kayo magkakasama sa court, diba? So, do you think, like this year, starting the year with PLDT, do you think not joining PNBF late last year have affected your conditioning, your game? Anong tunay? As a player, gusto ko rin talaga sumali sa PNBF last year. Pero hindi rin naman siguro pwede kong, hindi ko yun pwedeng gawing reason na para mawala ako sa kondisyon. And na-respeto ko rin naman yung decision ng management at yung nangyari na issue. But gusto sana namin masubukan yung bago, yung pinag-prepare ng team namin that time, na yung mga adjustments. Kasi new coach na yon. Bago ng coaches yon, sila Coach Edgar Baroga. As in, grabe, talagang... Yung dami ganito, yung ganito ba? Dami namin! Hindi, grabe kasi intense talaga. Like, di ba ako, before I retired, I was also trained by Coach Edgar Baroga. Tapos, ang dami niya din in-develop na parang, if you come to think of it, pag pro, dapat polish na lang. Pero he goes back to basics. Na parang magugulat. Basic. Sobrang daming basic. Dami ginagawa. Parang yung mga reflexes mo, binubuhay niya talaga. And nakaka-excite sana, no, masubukan. Kaya lang din na. In defense pattern, kulang na lang mag-receive akong... At least lahat kasi, I think mahilig din siya mag-convert ng pwesto. That's why he's very experimental. Yeah. Kaya, sayang di namin nakita pagiging libero mo. Pero, malay naman natin sa PLDT. Pagka medyo, siguro takot. Parang pagpagod na si Kat Arado, parang okay din yung Mika Reyes. So, mukha pa niyo ko. Yes, coach. Ayan. Pero nakakasad lang kasi sa mga teammates ko rin, gusto lang din nila i-prove yung sarili nila. So, ayan. Well, personal opinion ko lang naman yun kasi pati ako na-frustrate ako na sayang yung ginawa namin preparation for that. So, anyway, yun lang. Ayan. Carry over para sa ano, mga next ano natin, volleyball action. Ito naman daw, saan ka daw mas looking forward? A new team or mag-welcome ng new love? Anong tunay? Yes! welcoming a new love in this new team. Tama ba? Ah? Showbiz! Bakit tumagal ka? Welcoming a new love. So yung new love mo is yung new team. Diyos ko! Ano pa yung pinisasasagot ni Mika Reyes? Tumunta na sa PLDT ganda. Sisi na siya. Parang di ko siya nakilala ganyan. Pero so, kasi, di ba, chemistry yung bubuuin mo eh. So, just parang sa love, di ba? Yung chemistry nyo rin talaga yung... Chemistry. Keme-keme lang. Pero yeah, chemistry din. Pero ang hirap din ah. Kung isipin ko, mahirap din mag-start ulit. Lalo na kapag nag-revamp ulit yung team. Sige, Pearl, sasaluhin kita dito. Kasi totoo yun, kapag ka-in love ka sa team mo, iba yung gala. Like, ako masasabi ko in love ako sa Petron. Masasabi ko in love ka rin sa Petron. Alam mo yung kahit, Diyos ko, ano ba itong training namin? Pang-Olympics ba to? Sobrang nakakapagod, ang hirap. Pero parang dahil in love ka, parang you take things lighter kahit mabigat siya. Oh, so, saka hindi ka maiinis sa teammates mo. More like mas tutulungan mo sila. Kasi parang instead na, ano ba yan, hindi niya ito magawa. More, tutulungan ko siyang magawa yun. Parang gano'n, di ba? Acknowledge mo yung bawat, parang, syempre, in a team, di ba, iba-iba yung mga personality ng mga ano. Pero pagka, di ba, love mo ang tao, ano siya, love mo yung lahat sa kanya, the good and the bad. So, parang mas nag-work together ang isang team pagka talaga, Sir!
Ay, wait, Bart, may question ako. If babalik ka sa isang team ngayong PBL season, saan team mo gusto? Lagi ko talaga yung sinasagot. Sabi ko, di na talaga ako babalik sa volleyball. Sukang-suka na ako sa volleyball world. Legit talaga. Kasi parang, na-feel ko talaga na, I was looking for signs din. I even consulted si Mark na, best, parang ang gulo ng volleyball world. Pero, kasi yung last training ko with Motolite, yung last stint ko with them, hindi man nakita ng marami, pero nakita nung team, nakita nung coaches, and nakita ko rin sa sarili ko. And alam naman doon ng volleyball world, parang, if there's one thing na I admit I'm weak at, it's really volleyball. So I would say na parang na-play ko yung best volleyball ko sa Motolite. Kaya sobrang ko nanghihinayang, ayoko talagang umalis nang hindi ko yung napapakita. Kaya lang, yung signs na Besh, parang talaga siya. Sumisi ako talaga yung signs na Mars. Dito ka na lang sa ganito. Dito ka... Kasi parang mas nag-flourish talaga yung life ko outside volleyball. So parang mas tinitake ko siya lighter. Interview ko talaga to. Ito talaga. Mas tinitake ko siya lighter. Pero definitely, hindi ako nag-detach sa volleyball world. I'm still very connected, di ba? Even outside volleyball. Lahat ng work ko na. Ito naman. Tsaka glowing cake. Yun. So parang mas nakita ko na, ay, baka dito ako. Pero syempre, nakaka-business parang more than half of my life, di ba? You know, volleyball. Yung pagod, dinahanap ko siya kasi hindi na talaga ako nag-workout. Sobrang walang time. Wala akong time kumain at matulog. Girl, mag-workout pa kaya. So parang, kung babalik ako sa volleyball, doon ako sa team na na-in-love talaga ako, which is Petron. Aww. Yung game manager namin, if ever. Oh my gosh. Pero nakaka-miss yung mga, yung dynamics ng mga ganong klaseng team na very professional, pero very attached to each other. Hindi siya ma-explain na, pero parang that's why it works. Diba? Explain it. So love you. Okay. So lusot ka dito sa new team or new love. Ito naman, with the current rosters now, sino ang tingin mo pinakamalupit yung magiging kalaban? Anong two? Kasi PLDT, ang daming pasabog. Even the other teams, linggo-linggo, may mga kasilowit na, nalabas sa box, may question mark, ganun. So, pag tinitignan mo yung rosters ng bawat team na nag-revamp din sa mas PLDT, sino tingin mo yung parang nakaka-challenge? Sa mga teams na naglabas ng lineup, halos lahat naman. I think halos lahat. Or may mga bago rin na teams. Parang makukonsider ko halos lahat din. Like yung Signal, yung Petrogas, Chocomucho, nandiyan pa rin yung F2 and Creamline, and of course yung reigning champions sa Cherry Tigo. So parang mas lalong sila na nag-gear up for the upcoming season. So, well, hindi naman kami papahuli na PLDT, kaya... Tingin ko naman lahat talaga magiging, ano bang term doon? Yung palaban, parang, ganyan. Palaban, ganyan. Palaban, oo. Parang lahat qualified for championships, ganyan. Lahat. Siguro, predictable. Iba kasi yung yung parang pinakamalakas kasi there are a lot of teams that are strong on paper. Pero, for you, syempre athlete ka, alam mo yung capabilities na isang atleta, lalo na kapag ka sinama sila sa isang team. For you personally, sino yung pinakamatibay na team? Kaya kong sabihin si F2 pa din. Kasi sila pa rin yung buo pa rin until now. And also, pwede ko in-consider si Signal. Kasi knowing Coach Shaq, ayaw niya nagpapatalo talaga. So, kaya kinuha niya sila Ria, sila Cez. Talaga naglagay siya ng mga tao na alam niya talaga makakatulong for their team. And kasi knowing din naman kung paano sila magtrabaho. Ay, work ethics, no? Parang talaga sila magtrabaho. So, yeah. Ito naman. Nabanggit ko kanina yung MR3. Ano ang pangako ni Mika Reyes sa PLDT? Para sa MR3 Nation, anong tunay? Well, unang-una, nami-miss ko na sila. Kasi, grabe, ang tagal. Usually, every after season, nagkikita kami, kumakain kami sa labas. Pero ngayon, sobrang wala ng time. Kasi kahit gustuhin man namin, sobrang delikado. Kahit ako, ayoko muna makipagkita sa mga tao. Pero, ayoko nagpa-promise. And they know it. Ayoko nagsasabi. Ayoko nagsasalita ng tapos talaga. Pero as I always say, hindi magiging madali yung journey namin. At kailangan namin maging pasensya. Maging pasensyoso ba? Pasensyoso. Kailangan namin ng mahabang pasensya para dito. And
for me naman, I will do my best to contribute para makuha yung goal ng team and sana maging maganda yung result. So, yan. Kabang-abang kasi parang syempre being fans ng isang Mika Reyes, nakita nila yung ano. Parang hindi lang sa skills talaga. Parang yun nga, kilala din kita yung mga na nagpa-promise, pero parang you let your action and your success speak for yourself kung paano mo talaga tinrabaho na mapunta ka sa isang sitwasyon, di ba? So, actually, speaking of that, kasi parang nung bagong lipat din ako sa Santa Lucia, at tinatanong din ako ano yung magagawa mo for the team, ganyan. Hindi ko man or hindi man namin nagawa na makuha yung championship, ganyan. Pero, hindi ko sure if nasabi ko to sa mga interviews before, pero I'm very happy. We're very happy na, hindi sa ano pero from that position sa bottom, ang laki na rin ang inangat ng Santa Lucia before. So, yung tinrabaho namin for almost a year na parang on and off pa kasi pandemic and then bubble. Tapos, ang gulo-gulo pa na nangyayari. Tapos, ilang beses pa namumove yung start ng liga. So, parang proud na rin ako sa sarili ko and sa team namin before na umabot kami sa ganun. So, this time naman, ayoko rin talaga nangako. Pero gagawin din talaga namin yung best namin for this team. Yung progress talaga no ng team, yes. Parang syempre ano na kayo para pag sabi Santa Lucia, uy may uy factor na siya na may gulat na shocks, dapat ano tayo. So yung respect talaga, I think syempre lahat naman ng team si respect natin, pero mas umangat siya when you guys were there. Okay, eto naman, outside volleyball, we've noticed that you've taken your time off social media. We see na nasa beach ka. Oo, thanks for the invite, Parta. With friends. Pero tell us more about this part of you na parang nagsi-self-discovery ba? Parang ganun yung dating. Anong tunay? Sa akin naman, yung less screen time talaga, less social media. I know maraming nakamiss, ganyan. Pero I hope you understand also na I need this time kasi may mga toxic na mga bagay online at hindi mo talaga siya may iwasan, hindi makita. So, ako na yung mismo na umiiwas kasi parang ayoko na rin na dumadagdag pa yung stress and all. So, nakita ko yon sa pagpupunta sa beach, pagka-try ng ibang sports, ganyan. So, and luckily din, may mga friends din ako na available na sumasama sa akin, ganyan. So, parang ang dami rin namin na-discover this difficult time. Mm-hmm. Kasi parang mas gusto mong pahalagahan yung peace mo sa sarili mo. Parang ang sarap lang din sa feeling na kahit despite sa mga nangyayari ngayon, parang gusto mo pa rin, buo ka pa din. Kasi ayoko rin naman na parang ang dami na mga problema. Tapos pati ako, parang ako rin naman kasi yung breadwinner ng family. So, ayoko rin naman talaga nawawala. So, parang sabi ko, okay, kailangan ko ibalik lagi sa sarili ko kahit nasa stress ako, kahit yung mga problems na dumadating, kailangan ko pa rin i-embrace yan. So, ako rin, sobrang swerte ko rin talaga kasi may mga opportunities pa rin na lumalapit sa akin and I'm very, very thankful for that. So, yeah. You mentioned breadwinner, no? Ano talaga yun? Kasi, as much as puro work dapat, inaalagaan mo din sarili mo kasi pag naubos ka, lalo kang walang mabibigay. Kaya nakaka-proud nang kita-kita na, lo, si Box, travel naman siya. Parang saya-saya talaga. Pangarap ko kasi maging island girl, actually, di ba? Ayaw ko mag-beach. Pero, ang liberating sa feeling na ano. Ikaw ba, may na-discover ka? Feeling mo nagbago ka? Dahil sa mga bago mong ginagawa, feeling mo nagbago ka? I think so. Lahat naman. Yeah, for sure. Kahit, kung i-compare ko sarili ko last year, for sure nagbago ko this year. So, ano yun? Ano yung mga changes na yun na feel mo, napapansin mo? Kahit within you lang siya. Hala, humingi na advice! Okay, ano yung mga changes na? Ako, ang nakikita ko lang, hindi ko sure ako maririnig to ng pamilya ko or makikigan ko, pero mas naging patient ako. Mas, parang, hindi ko, bang term doon? Like, if may nangyari, hindi ako naiinis. Ano ba yan? Ba't ganyan nangyari? More like, okay, nangyari yan. Ano yung gagawin ko para maka-adjust ako sa bagay? Kaya alam mo yung, yung stimulator space and reaction. Wow! Diba? Sir Marcos, parang, meron kasi, ako, madalas ganun ako na parang pag may nangyari,
react agad. Pero, yun yung energy ko eh. Yun yung pinaka naka-help sa akin, yung parang framework na yun, na parang pag nilalagay ko yun sa utak mo. Ay, teka lang. Yung minsan yung pag-pause natin ng sandali, nakakabago pala siya ng buhay. Kasi lalo na pagka may sasabihin ka or mag-a-act on parang sa mga reactions. Pag mag-a-act on reactions na parang. Pero yun naman, nakakabago ng buhay. Yun na maalala yun. Kasi naalala ko talaga, yun yung pinaka naka-help sa akin na parang, ay, minsan, kailangan pala talaga yung space. Tapos, nakakatuwa kasi parang may na-overcome ka na something na pwedeng nakapagbigay ng negative na bagay sa buhay mo. Pero dahil dun sa maliit na space na yun or sa 3 seconds na yun na huminga ka or nag-isip ka, hindi siya nangyari. So, parang nakatuwa na nasa-save mo yung sarili. Sana all nakaka-ano, no? Nakaka-self-discovery. Yung mga time ka na rin for other things, yun lang, medyo... Yung other things yung kasi talaga majority work. Pero nakakatuwa yung first time ko nag-travel ulit. Work siya, pero work-life balance siya. So, enjoy mo, yeah. Kahit ganun, medyo ano, nakakatuwa. Pero pangarap ko yung sa'yo na parang, chill. Alam mo lang work. Kaya alam ko ng free time. So sabi ko, sa alam na kung ginagawa kaysa nasa bahay lang. And I think mas safe naman din talaga sa dagat. Yes. Pero din sa, ayoko naman nagpupunta ng mall pa. So sabi ko, if may time, if pwede, like pwede mag-travel, okay. Tapos, kailangan lang din talaga mag-ingat. Sa iba din talaga yung peace na ano, tulot ng nature. Yeah. Ay, nako. Ayan. Anyway, dahil humaba na itong usapan natin, we're very happy sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, di ba? In and out of volleyball, even itong mga self-discovery kineso mo is, ay no, makakatulong yan sa career mo kung paano ka pa mas mag-flourish and mag-grow. And we know that it's gonna translate pagka pinanood ka na ng mga Mika Reyes fans mo dyan. So, we're very excited for what's ahead. And congratulations. Thank you on so much. Landing sa PLDT. Ayan, you know you're gonna do great. Thank you so much, Part. Baka meron ka mga gustong pasalamatan or mga gustong bigyan ng messages. Go ahead, bago tayo mag-end. First of all, thank you sa Virtual Playground, sa manager ko. Mark, salamat. Mela Tunay, Sir Charity, Sir Dondon Monteverde, and all the other staff. And thank you also sa PLDT, kay Sir Vaji, and sa whole management. Thank you for welcoming me. Thank you, Coach George, and sa lahat ng supporters ko at ng PLDT. Thank you so much. And hopefully, pagdasal natin na sana mag-start as soon as possible yung PBL and makita nyo na yung bagong team namin. And sobrang excited na rin ako maglaro for the team. And I hope to see you all soon. Sana rin talaga pwede na tayo mag-live, pero let's see. At mag-iingat kayo palagi. Stay negative. Think positive, stay negative, ganon. Gabi, Part, kinikilabutan ako pag nalala ko na ano, may bago kang jersey. Tapos, ha, parang every time kasi lumilipat, sabi ko, ay, the new Mika Reyes, the new Mika Reyes. So, parang excited kami sa PLDT version ng Mika Reyes. Yes, so, naka-red na ako. Yes! Congratulations, Part, and we hope to get more success. Yeah, thank you so much. Thanks, guys! More controversies, issues, trends, at iba pa. Don't forget to like and subscribe to our Unknown Tunay YouTube page, and we'll see you on our next episode. Ingat! Yeah.